Big So, huwag kalimutang mag-subscribe para update ka sa panibagong videos. So, ngayon po, ito yung pinangako ko kahapon na maglalabas tayo ng aral ng simbahan, iglesia, apostolika, katolika, romana. Ngayon po, ang itatopic po natin ngayon ay patungkol sa tanong na dumating sa akin kahapon. Nag-message talaga sa akin kahapon. Nag-message siya na patungkol na sa usaping panglarawan. Pero bago ko sisimulan ang tatalakayin natin ngayon, Kung gusto mo na mga ganitong videos, hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa channel ko. Ipakipindot na rin yung bell notification below para updated ka sa mga bagong video ilalabas ko. Ito nga, ang tanong niya kasi is, bakit may larawan sa loob ng simbahang katoliko? Pati sa mga bahay natin. Yun yung tanong. Bakit nga ba? Hindi kasi, ito kasi yung kadalasan nangyayari sa atin eh. Pag tinatanong tayo, bakit kayo may larawan? Hindi tayo nakasagot, hindi tayo makasagot. Lalo pag isinusunod yung mga tanong eh. Una, ito yung tanong niya. Di ba ipinagbabawal ng Diyos ang mga larawan na nababasa natin sa Exodus 20, versikulo 3 hanggang 4? Kung babasahin mo siya, talagang ipinagbabawal ng Diyos ang larawan. Kung lilimitan mo yung pagkakaintindi mo. Pero kung babasahin mo talaga yung versikulo, ang ipinagbabawal ng Diyos doon ay napakasimple lang. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan o inanyuan ng isang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba o sa tubig na ilalim ng lupa. Ang ipinagbabawal po rito ng Diyos ay gumawa tayo ng larawan ng Diyos-Diyosan. Ano nga ba yung Diyos-Diyosan? Ang Diyos-Diyosan, mga kapatid, ay ito yung mababasa natin din sa ano yun. Mababasa tayo natin sa Biblia. Sina Semus, Melkom, and Astroth. Yan ang mga Diyos na babae na mababasa sa unang hari, kapitulo 11, 13. At 33. Versikulo 33. Tapos, sina Baal, sina Nebo, na Diyos ng kasinungalingan, na mababasa naman natin sa Isaiah 46:16. Ano po, may naririnig ba kayo sa loob ng simbahang katoliko na may tinawag kaming Santa Melkom, Santa Simo, Santa Astoroth? Wala. Kailanman wala kayo narinig na ganyan. Di kaya Santo Baal, Santo Nebo, wala. Kasi nga walang Diyos-Diyosan sa loob ng simbahang katoliko. Ito yung pangalawang tanong. Hindi ba lahat ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos? Hindi po. Ito po yun ha. Hindi po lahat ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos. Yan po yung napakadaling sabi. Kasi pag sinabi mong inilahat mo lahat ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos, ipagpalagay natin, common sense, lahat ng larawan ay bawal ayon sa utos ng Diyos. Sige, ilagay natin, lahat ng larawan ay bawal ayon sa utos ng Diyos. Kung iisipin mo, kung lahat ng larawan ay bawal, bakit ang Diyos nagpaukit ng larawan na mababasa natin sa Exodus 25, versikulo 18 hanggang 22? At ang larawang ipinaukit niya ay mga kirubin. At ang mga kirubin ito inilagay sa gilid ng templo. At sa gilid ng lagayan ng kautusan. Kung ipinagbabawal ng Diyos ang lahat ng larawan, ba't siya nagpagawa ng imahen ng mga kirubin? Kasi nga, ang simbahan o ang larawan ay may dalawang klase. Ito yung idolatry, ito yung idols, at ito naman yung icons. Iba po yung icons sa idol, ang idol sa icons. Kumbaga, hindi lahat ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos. Pinakamadaling example po niyan, maski ikaw. Ang larawan kasi nagre-representa ng isang bagay. Yung larawan mo,
Ilagay natin larawan ng nanay mo. Tapos babastusin ng ibang tao. Magagalit ka, hindi. Siyempre magagalit ka. Uy, larawan niya ng nanay mo tapos binabastos. Hindi ba? Kasi may dalawang klase ng larawan eh. Kapag nagpagawa ka ng larawan tapos sinamba mo, tinawag mong Diyos mo, yun yung bawal. O yun yung napakalaking bawal. Example lang, isang larawan ng artista tapos sinamba mo, tinawag mong Diyos, yun yung bawal. Pero kapag ang larawan ay iginalang mo, iba yung paggalang sa pagsamba, iba yung tinawag mong Diyos, ginalang mo lang yan dahil nagawa niya sa buhay natin, nagawa niya sa mundo. Example lang, monumento ni Dr. Jose Rizal. Lahat na nagsidaan, pati nga sa Pangulo Duterte, kapag dadaan sa harap ng monumento ni Rizal, italagang magbabaw daw yan. Hindi naman, porket nagbow down ka, eh pagsimba na yun, pagsamba na yun, pagturing na yun na Diyos. Hindi. Yun ay nagbibigay ng mensahe ng paggalang sa nagawa niyang kabayanihan sa bayan natin. Katulad din yan ng mga santo. Sila ay namuhay ng mapayapa, ng kabanalan, na naaayon sa utos ng Diyos sa buhay nila. Kaya sila ginagalang ng mga Katoliko. Kaya namin sila ginagalang. Kasi doon yun. Kaya napakalaking may dalawang uri ng imahen na hindi natin, o baka hindi mo pa alam. Ito yung idol at saka icon. Magkaiba po yan. Yung idol po, yan yung tinatawag mong Diyos. Yan po yun. Pero yung imahen na icon ay nagbibigay, nagre-representa, just only a representative upang mabigyan ng honorable yung taong yun. Yung santos na yun, yung santo na yun, o yung bayaning yun. Yun po yung pinagkaiba. Tsaka hindi lang isang ano kasi, hindi lang dun sa Exodus mababasa yung paggawa siya ng imahen. Pangalawa, at ang mga larawan ay binigyan ng paggalang sa loob ng templo ng Diyos. Dito sa ikalawang Kronikas, Kapitulo 31, Versikulo 1, Gis. Yan ha? Yung mga larawan na yun, yung pinaukit niya, binigyan ng paggalang sa loob ng templo. Hindi lang kung basta-basta ang templo, kundi templo ng Diyos. Binigyan ito ng paggalang. Kung iisipin mo, kung talagang bawal yung larawan, e ba't siya nagpagawa tapos binigyan pa ng galang? Yun eh. Then, ang mga larawan ay meron ding mukha ng tao. Taong banal. Na mababasa mo sa Ezekiel, Kapitulo 41, Versikulo 18 hanggang 19. Ang templo ipinagawa niya ay pinuno niya ng mga larawan ng mga banal na tao. Kumbaga, kung lahat ng imahen ay bawal, ba't ang Diyos nagpagawa ng mga imahen ng mga banal? Yun yung tanong mo na ibinalik ko lang. Kung lahat ng larawan ay bawal, eh ba't nagpagawa ng larawan ng Diyos? So may dalawang larawan. Ito yung idol at saka icon. Yan yung inuulit-ulit ko lang kasi para mas maintindihan mo ninyo eh. Iba't tayo nagdarasal sa harap ng altar na puno ng imahen. Hindi ba kabastusan yun sa Diyos? Yung nagdarasal tayo tapos sa harap ng altar na puno ng imahen. Yun yung tanong niya eh. Pinakamalaking question mark niya dun. Tapos, ha? Hindi. Kasi utos yan ng Diyos. Sabi ng Diyos na mababasa natin sa Biblia sa ikalawang hari, versikulo 18-22, magdasal kayo sa harap ng altar. At ang altar ay napupuno ng imahen. Sa Exodus 25, versikulo 18-22. Mababasa mo yan ng altar na puno ng imahen. Tapos ang utos ng Diyos, magdasal ka sa harap ng altar. Hindi kung bawal. Utos nyo ng Diyos, hindi yun bawal. E ba't daw tayo nagdarasal at humihingi ng tulong na ipagdasal nila tayo sa Diyos? E wala namang ibang tagapamagitan sa atin kundi si Hesus Kristo lamang. Na mababasa daw sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Totoo. Si Kristo lamang ang daan, ang pintuan, at walang makakapunta sa Ama na hindi dumadaan sa Kanya. Pero si Kristo kasi, ang nag-iisang tagapamagitan o nag-iisang tagapagligtas natin. Tagapagligtas natin yan ha. Pero may mga taong binigyan o mga taong nagiging tagapamagitan natin sa Diyos. Yun ay sina, una,
sinagot, ha? Si Jesus ay tanging daan ng kaligtasan na mababasa natin sa Pero maging si Moises, ay naging tagapamagitan natin ng Diyos. Naging pamagitan natin sa Diyos at naging tagapamagitan ng Diyos upang maibigay ang kanyang kautusan na mababasa natin sa Galacia versikulo, kapitulo 3, versikulo 19. At maging si Pablo ay naging tagapagtanggol o naging manlalaban natin sa pamamagitan ng Biblia na mababasa naman natin sa Filipos 1:16. Kumbaga, ay meron, pwede tayong humingi ng tulong sa iba kasi si Kristo nga, nag-iisa siya eh. Hindi naman talaga natin niya maano na si Kristo lang talaga nag-iisa ang tagapamagitan natin sama. Pero, pwede tayong humingi ng tulong sa mga taong alam nating banal, sa alam nating isinugo ng Diyos. Kasi nga, sila mismo nagiging tagapamagitan natin upang tayo ay matulungan, upang tayo ay matulungan sa pagdarasal, upang tayo ay mapatawad ng Diyos. Pero isa lang ang nagiging tagapagpatawad at tagapagmagitan natin sa Kanya, yun lamang ay si Jesus Cristo. Pero pwede tayong gumamit ng ibang manlalaban upang tayo ipagdasal. Eh, ang tanong niya, ito yung huling tanong niya eh. Bakit tayo nagdarasal? Ipatay na yun. Patay na silang lahat. Hindi na silang nakakarinig. Kasi nga, pagpatay na, hindi na nakakarinig. Sabi nga lang, nawawala na ng alaala, hindi na tayo maaalala niyan. O hindi na tayo maririnig niyan kasi patay na yan. Pero ito yung malaking sagot. Na hindi mo, baka hindi mo pa alam eh. O baka naging sirado na yung isipan mo dahil nga sa mga sinasabi ng ibang tagapag-aral sa'yo. Pero ito yung ano eh. Kahit patay na ang mga santos, ay nakakatulong pa rin sila. Saan mababasa? Sa ikalawang hari, kapitulo 13, versikulo 21. Nung buhay pa si Eliseo, gumawa siya ng maraming milagro. Milagrong gawa. Pero kahit patay na siya, ay nagpapatuloy ang paggawa niya nito. Mababasa sa Sirak, kapitulo 48, versikulo 14 hanggang 15. Tapos, sa ibaba ng altar, makikita ang mga kaluluwa ng mga martir na nagpapatuloy sa pagdarasal para sa mga tao na andito sa lupa. Mababasa yan sa Revelation chapter 6 verses 9 to 10. 'Di ba? Kahit patay na yung mga tao, kahit patay na yung mga banal na yun. Yung mga banal na yun ay palaging nagdarasal upang tayo tulungan. Din ayaw maniwala sa santos. Ayaw maniwala sa santo. Pero naniniwala ka sa ng banal. Kasi nga, naniniwala ka kay Kristo. Ayaw maniwala sa santo, pero naniniwala ka kay Kristo. Alam mo ba nung sinabi ni Kristo? Sa unang Juan, sa Bisaya pa, yung mga gawin niyong maging banal. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. At kayo'y sinugo ko. Alam niyo ba na ang ibig sabihin ng santo ay galing yan sa tema ng Espanyol ng banal? Na kumbaga yung santo ay banal. At tayo ay inutusan ng Diyos na maging banal sapagkat siya nga ay banal. Tapos may isang tanong, ipahabol na tanong na bakit meron tayong larawan ni Kristo? Wala naman nakakita sa kanyang personal. Isa lang yung sagot ko. Ang mababasa natin sa Juan 21:7 ay naiwan yung tela na inibalot kay Kristo na siya ay namatay, na siya ay nilibing. Tapos, na-discovery ito mga taong 80s at 90s. Hindi ako nagkakamali. Ito yung tinatawag ngayon na Holy Shroud of Turin. Doon, nakamarka ang mukha ni Kristo. At kung hindi man iyon yung mga na-discovering mga kuweba na mayroong mga inukit ang mga unang Kristiyano ng mga larawan ni Kristo at larawan ng mga santo, larawan ng mga apostoles, yun, hindi yun gawa-gawa. Sila mismo ang nag-ukit na. At maging sa mga lumang scriptures na nakita sa mga bagong kaka-discover lang, nandun talaga yung mga larawan ni Kristo. Kaya mga kapatid, ang pinakamaganda, kung ano man yung paniniwala mo, naman yung pananampalataya mo, dapat di mo subukan, hindi mo nuligsan ng iba. Pat hindi mo subukan unawain kung ano ang paniniwala nila. Diba?
kung sa tingin mo ikaw yung tama, kung sa tingin mo ikaw yung may totoong pananampalataya, ay kayo yung nasa tamang daan. O kayo nasa tamang proseso ng pananampalataya. Iba't di mo patunayan, ito ipakita mo sa iyong sarili na kayo talaga yung totoong mananampalataya. Alam nyo ba na kung ano ang hindi nyo gusto, huwag nyong gawin sa iba. Kaya kung ayaw nyo sinisiraan kayo, huwag kayong manira. Kung ayaw nyo na tinutulugsa kayo, huwag kayong manuligsa. Pero sa, ika nga, hindi natin maiwasan ang tuligsain sapagkat tayo mismo ha. Ang Diyos nga natin, ang Panginoon nga natin, Hesus Kristo ay tinuligsa. Tayo pa kang alagad niya. May walang alagad mas nakakalamang sa kanyang isa nagsugo sa kanya. Pero isa lang ang maiiwan ko, mas payapa pa rin ang mundo kung hindi tayo naninira ng kapwa natin tao. Have a good day, mga kapatid, mga ikso. Kaya nga, sa hindi pa nakasubscribe at gusto nyong updated sa lahat ng videong i-upload ko tungkol sa aral ng ating simbahan, mag-subscribe na at pakipost na rin, pakipindot na rin yung bell notification below upang updated ka sa lahat ng video ilalabas ko. Salamat, ikso. Have a good day.